Hello mga kaibutek! For today's video, i-unbox natin ang bagong laptop ng kapatid ko. Shout out dyan kay Erken Kasimpli. Tapos, i-set up natin ang laptop, i-Windows update natin, at gawa natin ng Windows recovery gamit ang flash drive. Ano ba ang purpose ng Windows recovery? In case mag-corrupt or masira ang operating system ng isang laptop, pwede natin ma-install agad gamit ang USB Windows Recovery. Or in case gusto niyang i-reformat in future ang laptop dahil nag-hang up na ito, pwede niyang magamit din ang USB Recovery para i-reformat ito. At hindi na siya kailangan pang pumunta sa mga computer technician para ipa-reformat ito. Madali lang ba ang mag-reformat? Oo, madali lang as long as Windows 10 ang operating system at may internet connection tayo. Paano? Simple lang, panoorin nyo lang ang vlog na ito hanggang katapusan. So, bago ko simulan ang video na ito, mag-subscribe na kayo sa YouTube channel ko. Sa ibaba ng video, i-click nyo ang subscribe button dito na side. Dito lang. So, dyan. So, magbibigay ako ng 5 seconds bago natin simulan ang video. So, 5! 4, 3, 2, 1, let's start! So, Tech, unbox na natin yung laptop. So, yung laptop ng kapatid ko is Acer Nitro 5. So, yan, makikita nyo. So, ito yung bundle niya na bag. Napili ko to sa Octagon yung Iligan Lisano Mall. So, ito. Ikita ko muna sa inyo ang bag. Unahin natin yung bag. So, ito yung bag niya. So, may nakalagay na Predator. Tapos, may logo siya ng Predator. So, ang ganda. Ang ganda ng bag. So, yan. Ikot natin ulit. Yan. Kita natin. So, meron dito. Merong lalagyan dito. Ayan. Tapos, ito. Isa natin. Ayan. So, yan. Compartment siya sa pang-laptop. Dito din. May zipper. Dito siguro yung sa charger niya. So, yan. Ang ganda. So, may nakalagay talaga ng Acer. Tapos, yung bag niya is medyo makapal siya. Hindi kagaya sa mga ordinary na nakabandol na bag. Medyo manipis lang ito. Makapal siya. Kapal niya. Maganda. Maganda to na bag. Mostly talaga, pag gaming na unit yung bibili natin, mas maganda ang bag kesa sa mga standard na laptop. Or typical na laptop. Ito yung unit niya. So, yung model pala, kita natin, tsaka yung specs. So, ito yung model, Nitro 5 AN515-43-R6DJ. So, yung specs niya, processor AMD Ryzen 5 3550ZH, LCD 15.6 Fully HD IPS. Graphics niya is AMD Radeon RX 560X with 4GB dedicated video card. So, yung memory is 4GB DDR4 memory. Storage, 256 PCIe NVMe SSD plus 1TB hard disk drive. So, yun yung mga specs niya. Bluetooth, version ng Bluetooth 802 at 11EC. Plus Bluetooth. Ito pala yung version ng Wi-Fi tsaka Bluetooth. Ano pa? So, yung battery 55Wh Li-ion battery. And then yung software meron siyang nakabundle na 1-month trial sa Office. So, yun lang. Yan. So, buksan natin guys. Shout out dyan kay Erken. Excited na excited yun na ipadala na itong unit. So, ayan na yun. I-unbox na natin. Tsaka,
setup natin bago natin ipadala sa Manila. Kasi yung kapatid ko, nasa Manila siya ngayon, nagtatrabaho ako, nasa Iligan. Ako yung pinabili niya. Iwan ko sa kanya, yun yung bumili doon. Isa sa mga reason kaya ako ang pinabili niya kasi gusto niyang ipaset up sa akin, tsaka installan ko ng games, tsaka yung AutoCAD na pinutin kasi gagamitin niya ito sa AutoCAD. So yun. So ito, tignan niyo. So ang ganda-ganda ng design. Pabalik-tad. Yan, Acer. Tsaka yung exhaust niya. So, plastic. Kita nyo. Yung mga ports niya, meron siyang LAN port, HDMI, Type-C, tsaka dalawang USB 3 sa kabilang side. Yung sa charger niya. Tapos, indicator ng battery sa power, USB 2, isa, tsaka isang 3.5 AUX na port. So, yun. Tsaka dito din, exhaust. So, yan. So, tapat naman. So, ang lapad ng screen, Full HD. Full HD ng screen. IPS daw to. Tapos, tingnan nyo yung mga keys niya. Ang ganda. May backlight to for sure. So, oo nga, meron. Ito yung keys niya para sa backlight. So, pwede natin ma-adjust kung gaano kalakas yung backlight. So, yun, processor, sticker ng processor, Ryzen 5. Video card, touchpad, ang ganda. Meron siyang, pula na, ano ba ang tawag dyan, border. Tama ba yung term na ginamit ko? So, ito, Nitro 5, meron pa siyang, meron pa siyang extra slot sa M.2 support at isang HDD slot. Full HD, narrow bezel, dito daw, nipis daw dito. Kasi yung iba, yung mga old model, mas makapal ang yung edge niya. So, narrow bezel na to. Tapos, ito, Acer NitroSense Cool Boost. To. Dapat lang talaga sa mga gaming, dapat meron mga ganito na feature. Ano pa to? Acer Network Optimizer, tsaka HDMI port. So, ito. So, ngayon guys, set up natin. So, papakita ko sa inyo. Yan. So, guys, ito, turn on na natin. Power button, ito. Set up natin, guys, ha? Bago pa kasi ito, eh. So, usually, kahit M.2 to, pag first setup natin, medyo matagal itong mag-boot kung mapapansin nyo. Kasi nung nasa Octagon pa ako, sabi ng ibang customer, bakit daw matagal mag-turn on. Pag ganito, pag bago talagang din, normal na talaga na matagal mag-boot. Kasi isa-setup pa yung Windows, preloaded pa kasi. So pagkatapos nito, mabalis na itong mag-boot. Yan, nag-antay lang tayo guys kasi normal lang talaga to na matagal mag-boot. Yan. So, set up natin yung region. Siyempre, Philippines. Region, Philippines. Tapos, yes. Keyboard, US. Tapos, skip lang to. Network, pwede nang hindi. Pwede din lagyan. Pero, sa case ko, pipiliin ko yung I don't have internet. Continue with limited. Limited setup. Yun. Ayan, huwag na tayo mag-connect. Mag-update kasi agad eh. So, after na, pag mag-load, i-update natin. Tsaka, gawa na ang coverage. Tsaka, installan na din natin ng games. Kasi ito yung request niya. So, ako,
So, ipapadala pa natin to sa Manila pag ma-set up na. So, ako is nasa Iligan City ako, Lanao del Norte. Ganito pa talaga to, nagulong pa kasi bago pa. Set natin. So, lagay natin dito, ano ba? Earl kasi yung pangalan niya eh. So, lagay natin Earl. Ayan guys, oh, kung ilaw na yung backlight na. Ganda. O, oh, astig. Pag maglalaro ka dito ng games, ah, pina-feel mo talaga, Earl lang muna. Siya na yung magpalit kung gusto niya. So, yan. Password, huwag natin na yan. Okay, yes. Accept, syempre. Tapos, huwag na natin itong fill-upan. So, yan. So, this might take several minutes. So, yan, normal lang po guys ha. Kasi pa-set up pa. So, ganda-ganda guys, eh. Ang gawin natin, yan. Adjust natin gabi. Pag mag-adjust, dapat makatip yung function. Tapos adjust, pinaan natin, yan. Lakasan natin. Binabot, panubin natin. Yung function, tapos plus volume ng backlight. Kasi natin ulit. Yun. Ganda talaga. Okay na to sa mga AutoCAD 810, yung mga games, Dota 2, PUBG, ROS, ML, shoutout dyan sa mga player. Stick to. Budget wise, okay na to pang games. Yun. Okay, stick. So, siguro sa mga online teaching din, maganda na to. I-check natin yung webcam niya ha, kung hindi na ba siya kailangan yung quality ng webcam niya sa mga online teacher dyan. Okay din to eh, maganda din to. Astig din to pang online teaching. So, i-check natin yung webcam kung kailangan pa ba sila gumamit na external na webcam. Yung Full HD tignan natin kasi mostly pag mga ganito maganda na yung quality. Ah, hindi pa guys. Exhibited pa guys, oh. Tignan nyo. Hindi pa. Hindi pa to. Hindi pa to. Okay guys. Kailangan sa mga online teacher dyan. Hindi pa. Kailangan nyo na external pag ito yung pipiliin nyo. So, nire-recommend ko dito sa mga online teacher dyan. As dito. Hindi ito. Hindi tayo makaka-experience dito ng hangout pag kayo. Open ang browser, open ang application nyo for teaching, ganun. Wala ang problema to. So yan, palubat mo siya guys. First thing first, connect natin para i-update natin. So, yung wifi natin. So, dito natin ikabit. So, yan pala yung company name na pinagtatrabawa natin. Online nag-online job din kasi ako. Ako sa Amazon kami magbibenta. So, yan yung nilagay ko sa wifi namin. 5 GHz yan na connection. Password, syempre, gawin natin. So, guys, yung in-upload ko na video yung PC build. So, yung boss ko pala yung nag-provide ng budget para makabili ng ganun. So, inisyo yan sa akin para pang-trabaho. Ang bait ng bossing ko kasi binilhan pa talaga niya ng video card para daw maka-games din ako kung wala nang ginagawa. O, yung password. Lagyan natin ulit. Limutan ko ng password. Lagot. Parang ganito yun eh.
Ayun ba eh. So, let's finish setting up. So, update to. Now that you're connected to the network, you're able to finish setting up your device. Okay. So, guys, pag ano, pag license yung gamit na OS natin, kagaya nito, license to eh. Ay, na-skip ko. Sige, dito na lang tayo. Sorry, guys. Dal-dal ko kasi. So, yun. So, update natin yung Windows. Tapos na natin yung setup. So, update natin. Windows update. So, yan. May nakalagay. Ito yung isa sa mga maganda, ay, nakakaganda sa Windows 10. Kasi, pag ano, bagong reformat yung unit nyo, pwede nyo lang i-Windows update dito kahit hindi nyo na i-update yung mga drivers. Kasi yung usually ginagawa sa mga Windows 7 especially, hanapan nyo talaga ng drivers or yung iba gumagamit ng drivers pack. So sa Windows 10, kahit wala na, as long as may internet tayo, pwede na natin siya i-update. Windows update lang. I-install na yung bagong version na yung mga drivers natin na kulang. Tapos yung version ng OS natin. Lahat-lahat na. So, yung kaganda. So, yan guys. So, ang daming update. So, usually talaga guys, pag bagong building, madami talaga yung update. Kaya minsan, kung sa mga nakabili ng laptop dyan, tapos makaka-experience na, oh, bagong bili itong laptop ko, tapos ito ang lag, bakit ang bago-bago pa, tapos ganito na yung performance, ang lag-lag na. So, isa sa mga main reason kasi hindi pa siya updated, kasi ano, from supplier, isipin natin guys, from supplier pinapadala natin sa mga store, so diba hindi naman yan agad nag-distribute, nakakatambak na siguro mga months. So, ganun. So, hindi talaga. So, ano ba? So, may mga bagong updates talaga yan. So, kailangan natin i-update. Pag bagong bili talaga, pinakauna natin gawin is i-Windows update ng unit. Para hindi siya maglalag, ganun, magahang. Kasi yun yung common problem pag sa mga bagong laptop. Hindi siya updated kasi natambak siya for how many days sa bodega or mga ganon. So yun, so i-update natin. Tapos guys, mas nire-recommend ko guys na gumawa tayo ng Windows recovery, sorry. So yun, bakit ko sinabi na gumawa ng Windows recovery, kasi guys, ang OS kasi minsan nagko-corrupt. So yun, pag nagko-corrupt siya, nasisira yung operating system, yung Windows 10 natin. So pag nasira, gagamitin natin yung Windows recovery para i-install ulit yung operating system niya na Windows 10. So instead, napumunta pa kayo sa mga computer technician or sa bilinhan nyo para ipa-fix yung unit nyo. So, hindi na kailangan kasi may recovery na kayo. Tapos, yun na yung gagamitin nyo para ma-install ulit yung OS nyo. Or in future, kung nag-hang up na yung unit nyo kasi madami na siyang naka-install ng mga games, apps, or na-virusan yung mga ganun na mga case. So, pwede na lang kayo mag-reformat. Instead, pumunta pa kayo sa mga computer shop. So yun, so ituturo ko din sa video na ito kung paano gumawa ng Windows recovery. Tapos ano pa, paano gumawa ng Windows recovery tapos mag-reformat gamit yung Windows recovery. So yun, papakita natin guys para naman hindi na hassle sa inyo yung pupunta pa kayo ng buwan ng computer siya para magpa-reformat or magpa-install ulit sa OS. So yun, at the same time may natutunan pa kayo, so marunong na kayong mag-troubleshoot sa sarili ng laptop. Mas maganda yun
kasi na-re-repair natin agad. Kasi pagdating na sa mga computer shop, mostly na nangyayari is itatabi muna yung laptop natin kasi may nakauna na ganun na cases. So, hindi tayo ma-entertain agad. Especially kung kailangan talaga natin yung unit. Ito lang yung ginagamit natin sa pagtrabaho. Wala tayong isa unit. So, yun. Mas maganda na alam din natin. So, yan. So, download din ba yung isa? So, 1903 na version. So, yan guys. So, antayin lang natin yan matapos mag-download. Tapos, yung mga pending installing yan. Tapos, magre-recommend ko ng restart para ma-apply yung bagong update. So, guys. Yun, guys. Pagkatapos yan, guys, gawa tayo ng USB recovery. Siguro, hindi ko na ipapakita sa inyo kung ano yung install ko na app. So, yun lang yung mga importante na gagawin sa pag may bagong unit tayo. So, yun yung mga pinaka-basic talaga. So, yun, guys. Tayo na natin, guys. So, ayan na, guys. Tapos na siya mag-update. Restart na siya. Pending restart na. So, restart natin, guys. Okay. Pagkatapos nito, So, guys, matagal din ito mag-boot ulit kasi ina-apply niya yung bagong Windows update. So, normal lang to. So, normal lang pag mag-Windows update, matagal talaga mag-restart ulit. So, pag mag-Windows update tayo, set nyo yung schedule nyo na wala na kayong ginagawa. O rest din nyo ngayong araw, mga ganun na oras kasi medyo matagal talaga to. Baka kasi meron pa kayong gagawin, pwede. So, disturbo yung trabaho nyo, hindi kayo makatrabaho agad. Okay. Tapos ito kasi guys, hindi talaga to pwede na ma-stop yung pag-a-update kasi lalo lang masisira yung OS nyo. Kasi hindi ma-apply ng maayos yung mga bagong update. So, pag turn off nyo, so, yun, expected na masira yung OS or mas lalong hihina yung performance ng laptop. So, maglalag na gahang. So, yan, mas maganda talaga natapusin. Tapos, pag mga update, dapat talaga nakaplug na yung charger. So, huwag natin yung kalimutan, guys. Kasi, baka mag-turn off kasi. So, yun, hindi ma-apply yung update. So, delikado yung OS natin. So, nag-restart na. So, yun pa. Hindi pa pala tapos. So, 100% yan. Buti na lang, medyo high-end yung unit natin. So, mas mabilis siya mag-apply ng updates. Pero, sa mga entry level, so, expected na mas matagal. Kasi, medyo mahina yung unit natin. So, yun, expect lang. Kasi, minsan, especially kung mamamadali talaga tayo, mawawala yung pagka-patience natin. So, yung magagawa lang talaga natin pag may Windows update is antayin. So, delikado kung i-turn off natin. Yun, nag-start na. Nice. So, umabot lang siya sa mga 3 minutes yung pag-apply sa update. So, dali lang pala. Pero pag entry level to, sigurado matagal.
pag-implement. Yun guys, okay na. So next step is gagawa tayo ng Windows recovery gamit ang USB. So guys, ngayon gawa na natin ng Windows recovery gamit ang USB. Search natin recovery drive app. So ito, click natin. So ito may nakalagay create a recovery drive, and even if your PC can start, you can use recovery drive to reset it or troubleshoot problems. If you have backup system files to this drive, you also be able to use it to reinstall Windows. So ito yung advantage pag may Windows recovery. So yan. So click next. So please wait, naglo-loading pa. So, napakaganda kung may USB recovery talaga para sa mga para in case mag-corrupt yung OS, masira, or gusto nyo i-reformat kasi naglalag na siya or nag-hang up. So, yung USB recovery lang yung gagamitin natin. Advantage pag may recovery. So, pasensya guys kung medyo bulol tayo kasi Bisaya talaga tayo. Hindi talaga tayo nagsasalita ng Tagalog kaya ganito yung pananalita natin. So ito na guys. Select USB flash drive. So kinabit na natin yung 32 gig ito. Nakalagay no label. The driver must be able to hold at least 16 gig and everything on the drive will be deleted. So yun. So kung merong nakalagay diyan sa USB nyo, so madi-delete 'yan kasi papalitan niyo ng Windows recovery natin. Tapos hindi na yun pwede dagdagan ng ibang files kasi masira yung Windows recovery at hindi na natin magagamit. So yun. So yung USB na yun is intended na lang talaga for Windows recovery. So wala nang hindi na natin yan magagamit pa sa ibang sa iba. Hindi na natin pwede magamit. So yun. So at least 16 gig. So bakit 32 gig? So at least 16 gig yung sinabi niya. So, kasi guys, di ba yung 16 gig hindi naman talaga hindi naman talaga 16 gig talaga yung exact capacity niya. So, pag i-check mo yung capacity niya, nasa mga 14 gig plus lang yon. So, 32 gig dapat para pasok siya sa 16 gig. At least 16 gig kasi. So, kung 14 gig, hindi siya pasok. Di ba? So, next na natin. Click next. So everything on the drive will be deleted. If you have any personal files on this drive, make sure that you back up the files. So yun, madidelete na laman ng USB. So create na natin. So medyo matagal din guys yung pag-create ng recovery drive or Windows recovery drive. So antay-antay lang tayo guys hanggang matapos. Pagkatapos nito guys, ipapakita ko naman sa inyo kung paano mag-reformat sa unit. So, gamit yung ginawa nating USB drive. So, yun. So, hello guys. Natapos na yung Windows recovery natin. So, it's 11:58 PM. So, 2 minutes na lang para mag-alas 12. So, yun. So, medyo matagal talaga. So, tapos na recovery. So, yun lang. Ganun lang ka-easy. So, antay-antayin lang natin. So, check natin yung size. Ito na, recovery. So, ganito siya. So, hindi na to pwedeng dagdagan ng ibang files. Kasi, masira yung bootable. So, yun. So, next natin na gagawin ay ipapakita ko sa inyo kung paano ah
mag-reformat. So, yun. So, yung gagawin natin is hindi talaga siya actual na full reformat. So, hanggang doon lang tayo sa partition kasi may ibang example ako sa video. Hindi ko to i-reformat na yung unit kasi bago pa to. Pero may ibang video tayo na kompleto talaga na naka-reformat. So, yun yung ipapakita natin. So, yun guys. So, okay. Let's move to the next step.